iba't ibang patunay na nagmula sa iba't ibang panahon na di umano ay kayang-kayang patunayan na mayroong mga tunay na sirena dito sa ating planeta. Ikaw, Idol, makukumbinsi ka kaya na totoo sila kapag napanood mo ito? Yun o, what's up mga Idol? Maligayang-maligayang pagbabalik na naman sa ating channel. Maraming salamat din sa pag-click ng videong ito. At sa araw na ito nga ay sisisirin natin ang kasaysayan at ating pag-uusapan ang mga patunay na totoo talaga ang mga sirena. Pero bago ang lahat ay kung mahilig ka sa ganitong mga content at ngayon ka palang napadaan sa ating channel ay inaanyayahan kitang i-click ang subscribe button. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga paglabas ng mga future uploads natin. Simula pa noong unang panahon, samut-saring mga alamat na ang naglipanan tungkol sa mga nagagandahan at kabighabighaning nilalang na kung tawagin pa nga ay mga sirena. Ang bawat kultura sa buong mundo ay may kanya-kanyang paniniwala tungkol sa magical creature na ito. Ang kauna-unahang documented recordings ng mga sirena ay noon pang 11th century. Kaya naman, masasabi natin na ang paniniwala sa mitolohiyang ito ay sobrang tagal na. O talaga bang mitolohiya lang talaga ito? Panoorin nyo mga idol ang ilang recordings na nagpapakita ng mga real mermaids. Mermaid from Kiryat Yam. Taong 2009 nang mabalita sa publiko ang isang controversial na issue na talaga namang kumuha ng atensyon ng marami sa bansang Israel. Sa syudad ng Kiryat Yam, ang mga tao ay nagkakagulo dahil di umano merong isang nilalang ang bigla na lamang lumutang sa bukana ng karagatan. Kalahating babae at kalahating isda at nagpe-perform din ito ng ilang mga tricks doon sa mga residenteng nakatingin sa kanya. Dalawang babaeng magkaibigan ang nagtangkang lumapit dito para makakuha ng mga mas malapit na footage. Pero bago pa man sila makalapit dito ay nagpaagos ang sirena sa alon at animoy parang bula na bigla na lamang naglaho. Lahat ng tao ay nagulat nang makita nilang walang legs ang babae kundi buntot lamang. Matapos ang nasabing insidente, dumagsa ang mga tao sa lugar kung saan namataan ang sirena at kiniklaim na isa sila sa mga nakakita dito. Hakata Bay Mermaid. Ang bansang Japan ay masasabi natin na isa sa mga bansang mayroong pinakamatagal na relasyon pagdating sa mitolohiya ng sirena. Medyo may pagkaiba nga lang ang pananaw ng mga taga-Japan patungkol sa itsura ng isang sirena. Sa kanila, ang sirena ay kawangis ng isang isda na merong mga matatalas na pangil at merong sungay. Pinaniniwalaan din nila na ang mga sirena ay meron ding magical power. Makikita natin ang labi ng kauna-unahang Japanese mermaid sa Fukuoka, doon sa may Ryuguchi Temple. Taong 1222 nang ang sirenang ito ay mapadpad sa pangpang ng isang lawa. Ayon sa mga local wizards, busilak ang puso ng sirenang ito. Kaya naman, inilibing nila ito sa Ryuguchi Temple na nangangahulugang Underwater Palace of the Dragon God. Dearness Mermaid. Sa paglipas ng kasaysayan, isa sa mga makukonsider nating bansa pagdating sa mermaid sighting ay ang bansang Scotland. Noong 1890, ang Newark Bay sa Scotland ang naging pangunahing lokasyon ng mga taong kiniklaim na nakasaksi na sila sa buong kanyuan ng mga sirena. Maraming tao sa bansang ito na kapag pinag-uusapan ang mga sirena ay hindi sila naniniwala dahil parang
ang layo nito sa realidad kung ating titingnan. Subalit, maraming tao rin ang naniniwala na totoo ngang nag-e-exist ang mga nilalang na ito. Dahil hindi umano, sila mismo ang nakakakita sa mga ito at ibinabahagi nila sa madla ang mga kani-kanilang karanasan. Ayon sa mga saksi, ang isang mermaid ay madalas na may habang 7 meters, maputla ang kulay ng balat, at purong itim ang buhok. Ayon pa sa kanila, gumagapang ang mga ito patungong pangpang gamit ang braso at balikat, at nagpapadulas ito sa alon gamit ang mga buntot. Ang mga tao sa Newark Bay ay nakikita ang mga sirena sa malayong distansya lamang dahil kapag nagtangka ka daw kasi na makita sila ng harapan, maaaring isumpa ka nila at hindi na sila bumalik pa. Active Past Mermaid. Noong mamataan ng isang sirena sa mainland noong 1967, ang British Columbia ay naging sentro pagdating sa isyu ng mga sirena. Isang ferry driver ang nooy kasalukuyang naglalayag. Bandang alas 11 na ng gabi nang mapansin niya ang isang babae na blonde ang buhok na nakaupo sa tabing dagat ng walang kahit anong suot. Lumapit ang ferry driver para umiskor sa babae. Ay este, lumapit siya dito dahil nakakurious siya kung ano ang ginagawa ng isang babae doon sa 10 oras ng gabi. Subalit, bago niya paman makita ang nais niya, ay napatakbo siya ng mabilis nang makita niya ang maladolphin na buntot nito. Lumipas ang ilang araw, ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Subalit, imbis na katakutan ay kabaligtaran ang nangyari. Ang turista sa lugar ay dumagsa, kaya naman noong lumaon ay napakinabangan din ng mga taong naninirahan dito ang balita tungkol sa sirena dahil nagkaroon ng maraming oportunidad sa lugar na ito upang maghanap buhay. Mermaid of Zimbabwe. Noong 2012, ang mga construction worker sa ginagawang dam sa Zimbabwe ay nagkaroon ng isang malaking problema dahil sa takot nila sa isang mapanganib na sirena. Sa may Goki and Osborne Dam, pinaniniwalaan na may naninirahang isang hindi kabaitang sirena. Tinatawag ito ng mga residente na si Great Mamba. Pinarusahan ito hindi umano ang mga trabahador noong subukan nilang tapusin ang construction sa dam. Ang mga trabahador na lumaki sa lugar na ito at naniniwala sa mitolohiya ni Great Mamba ay tinanggihan na ipagpatuloy pa ang nasabing trabaho sa takot na madamay sila sa mga taong minsan nang naparusahan ng Great Mamba. At para lang maipagpatuloy pa ang construction ng dam, kinailangan pa nilang kumuha ng mga puting Amerikano na magtatrabaho dito. Ginawa nila ito upang maiwasan na ang mga trabahador ay mag-alala sa mga nakakatakot na kwentong bayan tungkol kay Great Mamba. Sa kasamaang palad, sa kagustuhan nilang matapos ang trabaho sa dam, maraming mga masasamang pangyayari ang kanilang naranasan. Katulad na lamang ng pagkamatay ng 78 na trabahador habang isinasagawa ang trabaho. At dahil dito, kahit ang mga puting Amerikano ay tumanggi na rin na tapusin ang nasabing proyektong ito. Ano sa palagay mo, Idol? Totoo kaya ang kwento-kwento tungkol sa Great Mamba? Ang Prinsipe at ang Merman. Si Prince Shotoku ay isa sa mga pinaka-importanting figure sa Japanese history. Isang malakas at makatarungang tao na ipinaglaban ang Japan sa buong tapang.
sinasabi na noong panahon ni Prince Shotoku, isang merman ang nagpakita sa lawa ng biwa kung saan malapit ang palasyo ng prinsipe. Ang merman ay naghahabol ng hininga dahil konting minuto na lang ang itatagal niya sa mundo. At kagaya ng mga tipikal na tao, kapag malapit na ang babuian ng buhay, ang merman ay kwinento ang kanyang huling habilin sa prinsipe. Sinabi niya na noon ay isa lamang siyang simpleng mangingisda na naglayag sa ipinagbabawal na lawa ng biwa. At dahil nga sumuway siya sa pamahiin, ang mangingisdang ito ay naparusahan. At bilang parusa, sinumpa siya na maging isang hindi kaaya-ayang nilalang. At para sa mangingisda, ay patas lamang ang nangyari. Kaya naman, hiniling niya kay Prince Shotoku na magpatayo ng isang templo sa gitna ng lawa matapos ang kanyang pagkamatay, upang maging paalala sa mga mangingisda na huwag nang magtangka na magtungo doon. Kaya naman, hanggang ngayon sa kasalukuyan, ay walang kahit sino ang nagtutungo dito. Ang templong ito ay pinangalan ng Tensho Kyosho Shrine, kung saan ang labi ng sirena ay binabantayan ng mga Shito na monghe. At doon na nga nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Anong masasabi mo sa ating napag-usapan, Idol? Just let me know your answers in the comment section below. Sana ay nag-enjoy at may natutunan na naman kayong panibagong kaalaman. Hanggang sa susunod naman, paalam!